So, isang magandang araw muli sa inyong lahat, mga mahal kong mga mag-aaral ng klaseng ito. So, nais kong i-focus natin ang ating atensyon sa ating magiging paksa ngayong araw na ito. So, tayo ay nasa unang linggo pa rin ng ating pagkaklase at ang ating magiging paksa ngayon ay tungkol sa pandiwa. So, naway alam niyo ano ang pandiwa. Ano ang alamin natin tungkol sa pandiwa? Alamin natin ang mga uri, ang mga aspekto, at ang mga focus nito. Okay? Bilang panimula, nais ko munang tanungin kayo, bakit nagagawa natin magkwento o magsalaysay ng mga masasaya, nakakatawa, o dili kaya ay di ka panipaniwala mga pangyaring ating nasasiyan o kaya ay naranasan ng pangunahing gamit ay pandiwa? So, nais kong sa inyong sarili ay sagutin ito. Ibigyan kayo ng isang minuto, 1 minute upang sagutin ang tanong na ito. Ulitin ko, bakit nagagawa natin magkwento o magsalaysay ng mga masasaya, nakakatawa, o di ka panipaniwalang mga pangyaring ating nasaksiyan o kaya'y naranasan ng pangunahing gamit natin ay ang pandiwa? Sagutin lang ito sa inyong sarili. So, nilalayon ang asignaturang ito na linangin ang mga sumusunod na competencies sa inyo. So, una, nagagamit ng mabisa ang mga pandiwang nasa iba't ibang uri, aspekto sa pagbubuo ng mga pahayag. Pangalawa, natutukoy ang tamang focus ng pandiwang ginamit sa pangusap. Ulitin ko, natutukoy ang tamang focus ng pandiwang ginamit sa pangusap. Tatlo, nagagamit ng wasto ang iba't ibang focus ng pandiwa tulad ng sumusunod: nagaganap, layon, pinaglalaanan, at kagamitan. Sa sumusunod na sitwasyon: A, pagsasaad na aksyon, pangyayari at karanasan; B, pagsulat ng paghahambing; C, pagsulat ng saloobin; D, paghahambing sa sariling kultura; at E, isinusulat na sariling kwento. So, ito yung mga competencies na nais na kung malinang sa inyo pagkatapos ng araling ito sa focus o sa pandiwa. Okay. So, nais ko muling itanong sa inyo, ano sa palagay nyo, bakit mahalaga ang pandiwa sa ating buhay? So, isang pangunahing sangkap sa pagkukwento ang pandiwa na nasa iba't ibang aspekto, panahunan, o aspekto o panahunan, isa lamang ngayong sabihin, at may iba't ibang focus o tuon upang maipahayag natin ng wasto ang mga kaganapan sa ating sarili, sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay, maging sa ating mga komunidad. May pagkakataong nagagamit din ang panguri, pangabay, at maging ang pangalan sa pagsasalaysay. Sa araling ating tatalakayin ay sasariwain natin ang tungkol sa pandiwa upang lubusang matutunan ang mga nabanggit na paksa ng pandiwa at upang magamit ng makabuluhan at maayos sa ating pang-araw-araw na pagkikipag-ugnayan sa mga gawain, pagbabahagi ng mga karanasan, naiisip o nararamdaman. Okay? So, yan yung nais nating malaman mula sa inyo. Okay. Next. Suriin ang bawat pangusap sa slide, no? Pansinin ang tamang aspekto ng pandiwa at tamang uri ng focus nito sa pangusap. Halimbawa, ang halos lahat ng quarantine facilities sa ating bansa ay pinagdalhan ng mga biktima ng COVID-19. Ulitin ko, ang halos lahat ng quarantine facilities sa ating bansa ay pinagdalhan ng mga biktima ng COVID-19.
Ikalawang pangusap, makikita ba sa ating komunidad ang maingat na pag-iwas ng bawat isa mula sa sakit na COVID-19? Ipin ko, makikita ba sa ating komunidad ang maingat na pag-iwas ng bawat isa mula sa sakit na COVID-19? So ano ang pandiwa sa bawat pangusap at na ano ang aspekto o panahunan ng pandiwang ginamit at bakit nyo nasabi? So pagpapaliwanag, so sa unang pangusap, ang pandiwa ay pinagdalhan. Okay, tama ba? Ang pandiwa sa unang pangusap ay pinagdalhan at sa ikalawa naman ay makikita. Ano sa palagay niyo aspekto ng pandiwang pinagdalhan? Ito ba ay natapos, naganap na, nagaganap pa o gaganapin pa lamang? So tama, ang aspekto ng pandiwang ay naganap na o perpektibo. Bakit? Ang kilos ay naganap o natapos na. Ibig sabihin, ang kilos ay nagawa na. How about sa ikalawang pangusap? Sa ikalawang pangusap naman ay makikita. So ano sa palagay ninyo ang aspekto ng pandiwang makikita? Tama, ito ay may aspektong magaganap o kontemplatibo. Bakit? Sapagkat ang kilos ay di pa nangyayari at gaganapin pa naman. Ibig sabihin, gagawin pa ang kilos. So, panoorin ang video tungkol sa uri ng So, ang pandiwa ay may iba't ibang uri. Ano-ano ang mga uri nito? So, una, ang pandiwang palipat. At ang ikalawa, ang pandiwang katawanin. So, palipat ang pandiwa kapag ito ay may tuwirang layon na siyang tumatanggap ng kilos. So, halimbawa, gumamit ng PCR test ang DOH, medical workers, sa pagtukoy ng mamamayang impeksyon ng COVID-19. So, ang ating pandiwa na nakasulat ng mariin ay gumagamit. So, gumagamit ng ano? Ng PCR test. Okay? So, ang pandiwang gumagamit, ang kanyang layon ay PCR test. Kung kaya't ang uri ng pandiwang gumagamit ay palipat. So, kapag may layon, ang pandiwang ginagamit ay pandiwang palipat. Halong halimbawa, nagsagawa ng contact tracing ang lokal na pamahalaan sa mga posibleng nawaan ng COVID-19. So, ang pandiwa ay nagsagawa. At ano ang kanyang layo? Nagsagawa ng ano? Ng contact tracing. Papansin niyo na ang layon ay pinangunahan ng pantukoy na ng. So, ng PCR test, ng contact tracing. Okay? Ang dapat niyong tandaan na ang pandiwa ay palipat kapag ito ay may tuwirang layon o object ng pandiwa. Tulad ng binanggit ko kanina, ito ay pinanguna ng mga sa mga at iba pa. So sa kabilang dako naman, ang pandiwa ay may katuring katawanin kapag hindi na ito nangangailangan ng layon o object. So wala na siyang tuwirang layon. So halimbawa, so ito, ang pandiwa ay walang tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Gayun din minsan ito ay walang paksa o walang simuno. Pero nagsasad lamang ng kilos, gawain, pangyayari o kaya nagsasad ng kondisyong pisikal, emosyonal at pangkaisipan. So maagang umalis, papuntang eskwelahan ang magkapatid. Kalawa, nanginginig ang saksi habang ikinukwento ang nangyaring pagsabog. Madalas umuulan ngayon. Maraming nangangamba ngayon dahil sa pandemic. So pansinin na ang pandiwang ginamit dito ay may uring katawanin dahil hindi na nangangailangan ng tuwirang layon. So, ano ang pandiwa sa unang pangusap? Umaalis. Kalawa, nanginginig.
Tatlo, umuulan. Kaapat, nangangamba. Ginangangilangan ng tuwirang layon. So, panoorin naman natin ang isang video tungkol sa iba't ibang aspekto ng pandiwa. So, kinig ng mabuti. Buksan ang link ng tungkol sa ang video tungkol sa aspekto ng pandiwa. Okay. So, inyong napanood ang tungkol sa video aspekto ng pandiwa. So, ngayon naman, uri ng pandiwa. Aspekto ng pandiwa. So, sa mga pandiwang nasa iba't ibang aspekto o panahunan ay nababanggit at naipapaalam sa taong kausap ang tiyak na kilos, gawain o pangyayari o kalagayan ng namayani sa eksaktong oras o panahon. So, para sa inyong pagsasanay, sagutin ang item sa inyong aklat na madali lang yan na nasa pahina 25. Sulat ang sagot sa inyong aklat lamang sa na sinusunod ang format na tabular na pagsagot. So, ang susunod naman nating aralin ay tungkol sa focus ng pandiwa. So, again, panoorin ang video tungkol sa focus ng pandiwa. Okay, tapos na ang inyong papanood. So, ito ay karagdagang pagpapaliwanag doon sa nakita ninyo sa video. So, una, ang focus sa tagaganap. Halimbawa, si Pangulong Duterte ay nagsusumikap na matulungan tayong lahat sa kabila ng naranasang krisis. So, ang ating pandiwa na nakasulat ng Mariin ay nagsusumikap. So, si, saan dyan ang ating paksa? So, si Pangulong Duterte. So, pansinin na ang simunong si Pangulong Duterte ay siyang gumagawa ng kilos na nagsusumikap. So, ano ang focus ng pandiwang nagsusumikap? Focus sa tagaganap sapagkat ang paksa o simuno ay siyang gumagawa ng kilos. Kalawa, ang WHO o WHO or World Health Organization ay patuloy na naghahanap ng bakuna para sa COVID-19. Okay, so ang pandiwa ay naghahanap. Ang ating subject ay ang WHO. So, sino ang naghahanap? Ang WHO. Kaya, ulitin ko, ang focus ng pandiwa naghahanap ay focus sa aktor o tagaganap. Tandaan na ang focus, pag pinag-usapan natin, ang ating binibigyan ng pansin ay ang simuno at ang pandiwa sa pangungusap. Kalawang focus ng pandiwa ay ang focus sa layon or goal. Kaya halimbawa, ang COVID-19 ay maiiwasan sa mga simpleng kaparaanan lamang ayon sa itinakda ng minimum health protocols. So, maiiwasan ang pandiwa sa unang pangusap at ang ating simuno ay ang COVID-19. Ano ang maiiwasan? Ang COVID-19. Ito, sunod, ang minimum health protocols ay siya ay dapat is sinusunod nating lahat. Pandiwa natin ay sinusunod, ang ating subject o ang ating simuno ay minimum health protocols. So, ano ang sinusunod natin? Ang minimum health protocols. So, again, ang focus ng sinusunod ay focus sa layon or goal. So, ikatlong focus ng pandiwa ay ang focus sa ganapan or focus sa locative. So, kapag mayroong lugar na siya ang ginaganapan ng kilos. So, halimbawa, ang tahanan ng mga asymptomatic sa COVID-19 ay nagagamit bilang kanilang quarantine area. Ang usap ay tumutukoy sa lugar na kung saan doon ginagawa ang kilos. Ang iba't ibang quarantine facilities ay pinagdalaan sa mga LSI, locally stranded individuals. Okay, so ikaapat, focus sa binipaktibo o pinaglalaanan. Kapag ang simuno ay magbibinipisyo mula sa kilos o gawain o pangyayari o paksa. So tinitiyak ng pamahalaan na
pinaghahanda nila ng isolation room ang sinumang mamamayan na maaring ma-infeksyon ng nakamamatay na pandemya. Ang mga LSI ay pinagtayo ng mga quarantine facilities ng pamahalaan. So ang ating pandiwa ay pinaghahanda. Sino ang pinaghahanda? Ang sinumang mamamayan na maaring ma-infeksyon. Kalawa, ang ipinagtayo. Sino ang pinagtayo? Ang mga LSI. Okay? Focus sa positibo or sanhi. So, mula sa salitang sanhi, so, ibig sabihin, mayroong dahilan ang kilos na isinasaad ng pandiwa. So, ang simuno ang siyang nagsasabi ng pang-focus ng pandiwang ginamit sa pangusap ay focus sa sanhi sapagkat ito ay nagsasaad ng dahilan o ng sanhi. Halimbawa, ang epekto ng pandemya sa Estados Unidos ay kinabankrupt ng maraming kumpanya at mga negosyo. So, ang ating pandiwa ay ikinabankrupt. Ang ikinabankrupt? Ang epekto ng pandemya. Estados Unidos. Hindi lang sa Estados Unidos, kahit sa anong maging sa Pilipinas. Ikalawang pangusap, ikinamatay ng mahigit na 20 katao ang COVID-19 pandemya. Ano ikinamatay ng mahigit 2,000 tao? Ang COVID pandemya. Kaanim, directional o direksyon. So ito tumutukoy sa lugar na tinutungo ng kilos o gawain. Bawa, pinagdadalhan sa mga LSI ng COVID positive ang mga quarantine facilities na nasa kanilang mga lungsod o munisipyong kinabibilangan. Ang ating pandiwa ay pinagdadalhan. Ano ang pinagdadalhan? Ang mga quarantine facilities. Next, ang mga ospital ay pinasyalan ni Secretary Duque ng DOH. Anong pinasyalan niya? Ang mga ospital. Okay, so panghuli ay focus sa kagamitan o instrumental. So ang pandiwa ay siyang ginagamit upang maisagawa ang isang kilos. So meron kang bagay na gagamitin para maisagawa mong isang kilos. So halimbawa, ang rapid test ay pinansukat kung ang isang tao ay positibo sa COVID-19. Ano ang pinansukat? Ang rapid test. Kalawa, ang vaccine ay siyang ipanglulutha sa problema sa COVID-19 ayon sa mga health experts. Ang pandiwa natin ay ipanglulutas. Anong ipanglulutas? Ang vaccine. So, yan ang ginagamit ng instrumento para maisagawa ang isang kilos. Okay? So, yan ang mga pitong focus ng pandiwa. So, mayroon tayong worksheet na sasagutin ninyo tungkol sa focus ng pandiwa. So ngayon, ang worksheet number 1 ay patungkol sa inyong kabuuan sa panitikang metodolohiya at ang pandiwa na ating pinag-usapan. So ang pagpasa nito ay sa Biyernes o Sabado sa unang-unang linggo kasama ang iba pang inyong kasagutang papel sa may iba pang mga activities, no? So bago ipasa ang lahat, kailangan ninyong munang mapirmahan ito na inyong mga magulang. So marami pong salamat.